lagi. Itong lagat na ngayon, itong bursa Courtney Street model DXP 451. Ito po yung model na to. Papakita ko sa inyo guys kung paano magpalit ng ito, carbon brush holder and yoke at saka armature. Tingnan mo guys, hindi kasi siya ganong gumagana eh. Hindi nawawala-wala, walang power. Pag ganyan kasi ang problema sa cordless, maaaring wala ng carbon brush or sunog yung armature. Ngayon guys, buksan natin para malaman natin kung anong naging dahilan kung bakit medyo mabaga ng ikot. Una sa lahat, buksan natin yung puwet. Kasi yung puwet kasi ang dapat natin buksan dito mauna para matanggal natin yung carbon brush. Nandiyan kasi nakalagay yung carbon brush. Check natin kung meron pa ba, mahaba pa ba yung carbon brush niya or maiksi na. Pero mukhang kailangan talaga natin magpalit ng sabagay. Pag nagpalit ka na lang, pag nagpalit ka kasi ng armature, isama mo na rin kasi yung carbon brush para isahang bukasan na. Walang problema. Kasi medyo kasi maganda kasi yung ng takbo ng unit pag bago yung armature, bago din ng carbon brush. Pantay na pantay. Ayan na guys, buksan na natin guys kung ano talagang ano, naging dahilan nito. Madali rin naman ito buksan. Ang ganda itong modelo. Ilang tornilyo lang ito guys. Bubuksan na natin. Ito pala yung medyo may kataasan na presyo na cordless at saka medyo magandang klase din talaga ito na sunog nga pala guys. Sunog yung armature, sunog, tapos medyo wala na rin ng, yung yoke niya, wala ng magnet. Saka yung brush holder niya, sunog, dumikit na yung carbon brush sa brush holder, kaya kailangan na natin palitan. Yung switch naman niya, walang problema kasi may reverse naman. Saka ano, ang problema lang talaga nito guys, brush holder, tapos armature at saka yung sama na rin natin palitan yung carbon brush kasi hindi na natin matanggal yung carbon brush sa ano, sa brush holder. Dumikit kasi yung carbon brush sa brush holder guys, kaya ganun, kaya kailangan natin palitan. Pagkatapos nito, linisin muna natin yung switch kasi nga yung switch kasi may dumi, maraming dumi, kaya kailangan natin linisan. Tapos mukhang bago naman, kapasokan kasi ng alikabok yan guys, kaya ganyan. Tsaka mga natural na pagmalinis, napanggalin ang alikabok yan. Ang mahal pa naman ng switch dito, kailangan natin linisan lang ngayon. Tsaka ito palang ano na to guys, drain na to. Okay ito sa ito, naasahan to sa ano, sa mga hipit-suti na trabaho. Pwede yung parang ng pwede sa pamutas ng pader kasi malakas kasi ang hammer ito. Ang problema lang kasi dito guys, masyado siyang matigat, napakatigat ng drain na to at saka medyo mataas talaga yung price ng gear niya. Laki kasi ng gear nito, ito pasulit, sulit talaga siya. Kaya medyo may kataasan, pero sa tibay, matibay siya. Pero kung trabaho mo naman, pang aluminum lang at saka pang woodworking, hindi mo na ito kailangan. Kailangan lang ito guys sa mga yung ano ba, yung may halong concrete na trabaho. Ito ang bagay talaga kasi magkakaroon siya concrete kasi nga mabigat. Baga pag itulak mo lang siya ng konti, babaon na agad kasi mabigat. Kasi kagaya ng mga magagaan lang na drill na medyo kailangan mo pa ng pwersa para makabaon.
talaga mga nato guys ang mga ano mga pang pang ano pang pang butas-butas sa mga simento. Pero kung pang kahoy-kahoy, hindi ko siya maganda kasi na mabigat, nakakangawit. Saka hindi mo naman kailangan ng masyadong malakas na hammer o kahoy. Panangkot ka naman ng kahoy. Itong dito para talaga ito sa concrete. Lakas na nila ito guys. Kaya siguro nasunod kasi nga ginamit ito sa concrete. Pwede rin ito sa ano guys, sa mga bakal. Tingin ko mainam ito sa bakal kasi nga mabigat nga siya. Kaya medyo pwede ito. Ginagamit ito sa ano eh. Sa ano, sa tawag na ito, metalworks. Ayan na guys, so palitan natin siya ng bagong brush holder. Tsaka madali lang din kabit kasi nga naka-scroll lang kasi dito yung ano, naka-scroll lang yung brush holder din ano. Basta ayusin mo lang na hindi magkapalit. So, wala namang problema kahit magkapalit ang position dito eh. Nakapalit ng lagay mo ng ano ng wire. Wag lang doon sa switch, doon sa may switch at saka sa ano na sa terminal. Talagang matisira yung ano mo. Switch pero dito kahit makabaligtad yung balagtara mo yung lagay niya ng viral na problema. Yan lang guys, doon lang kadali magpalit ng ano ng parts. Ang pinaka mahirap na dito magpalit ng parts yun yung doon sa may gear kasi at saka pagtanggal mo ng ano ng on niya, ulo ng chuck, mahirap tanggalin ang chuck nito, sulit kasi talaga eh. Abutin ka ng switch sa nito pa nang palit ka ng chop. Yan. Dalawang terminal lang yan. Ikatapit ka natin ang ganyan. Tapos yan, okay na. Yung carbon plus para nito guys, 440 lang dito. Kagaya lang dito sa mga, halos naman kasi lahat kasi na cordless. Pag ganito lang na type ah. 440 talaga yung naka-clip, 440 yung number, pero may isa pang numero na hindi ko maalala. Dalawa kasi itong carbon brush na klase nito eh. May yung parang kulay ginto at saka yung kulay black. Ito pag 440 kasi parang medyo kulay ginto. Ito yung ginagamit ng model na to. Medyo may kalumaan na rin to, pero solid talaga to guys. Tsaka bigat. Kaso nga lang ayaw ko lang kumito kasi dahil yung problema magbigat, nakakangawit. Sa tibay talagang matibay pati materials, kita mo naman sa housing guys, ang housing niya iba, matibay talaga yung housing dito, ganun. Pati switch dito matibay din, hindi basta-basta nasisira. Ang lagay lang talaga nasisira dito, ito lang talaga yung sa sobrang init siguro kaya nasusunog yung brush holder. Ayan guys, papalitan na natin siya ng bagong armature. Tingnan mo, makikita mo naman sa kulay guys eh. Kaya naman layo, di ba? So, kita mo talaga nasunog. Kulay itim na talaga yung isa oh. Tapos yung yoke naman niya, palitan natin yung yoke niya kasi nga wala ng magnet. Pag mahina na kasi ang magnet ng yoke, kailangan natin palitan. Yan kasi yung cause kung pag ang yoke kasi ang problema, pag mahina na ang magnet guys, ang ano niya dito, ang cost niya dito medyo, minsan wala siyang preno. Pag ginamit mo yung drill mo na walang preno, dalawa kasi ang dahilan niyan, either switch or yung yoke. Pag ang yoke niya mahina na ang magnet, yan, medyo nawawala na rin ang preno ng switch natin. Di ba pag ang switch kasi pag cordless, pag binitawan mo yan, parang may brake siya. Tapos ang reverse niya, hindi siya nag-freewheel. Mayroon siyang parang brake. Pag nawala na kasi ng brake yung unit natin, lalo na pag cordless, dalawa lang ang dahilan yan. Either yung switch niya sira or yung yoke niya mahina ng magnet. Parang hindi na siya, ano ba, hindi na siya dumidikit, parang ano na siya, dumudulas, kaya gano'n. Dapat na natin palitan. Ayan guys. Ang
technique lang kasi pagpalit nito at saka pagkabit, kailangan lang talaga ma-align mo na siya ng mabuti. Kasi pag hindi mo kasi na-align to guys, hindi mo maisara ang case niya. May gatla kasi to eh. May gatla siya, may uka. Kailangan na kasi ito yung uka dun sa housing para masara ng mabuti. Kasi kung hindi yan naka-ano sa uka, hindi mo talaga maisara. Na-arrange ko muna siya mabuti para ano, wire kasi ito, hindi siya matigas eh. Kaya ito yung ginagawa natin. Inan mo yung pre-solder yun. Sunod ko na yun. Pwede naman itong ano, gawa ng paraan, lilinisan. Pero bakit pa lilinisan kung meron naman tayong bago? Eh, palitan na lang natin ng bagong paraan. Saka iba talaga pag bago yung pre-solder, paganda yun. Maganda yung performance. Ito kasi yun dito guys, managpalit ka ng armature, brass holder, carbon brush sa kayo. Pwede kasi na mababa lang kasi yung price. Kahit pagpalit ka pa dito ng housing, kasama pa switch, yan yung mababa kaya pa. Baga siguro na sa mga 30% na siguro ito sa bago. Pero pag ang nasira nito yung chuck at saka gear, doon ka na mamumutema guys kasi napakataas talaga ng presyo. Aabot na ng mga 50% o mahigit pa. Kaya magdadalawang isip ka nang ipapaayos mo pa. Tignan mo, yan yung ano niya guys, yan yung gear niya, di ba? Buo. Tibay niya. Kaya medyo may kamahalan. Pag binato sa'yo yan guys, ako, laki ng bukol niya nang inaabuti mo pag kinamahan ka. Ang bigat kasi talaga ng ano nito eh, gear. Pati yung chuck niya, malaki tsaka mabigat, kita mo naman itsura pa lang, alam mo na agad na talagang ano siya, sulit. Bakal din kasi dito yung ano guys, yung chuck bigat, chuck pa lang ito guys, abutin ka na ng mga 1,000 mahigit halaga. Sa problema pa nito, hindi ka rin dito makabili ng pisa-pisa sa gear. Buo din ang gear nito. Kaya pag nasira yung gear mo, palit ka ng buo. Except pag mayroon kang lumang machine na nasira, pwede mong kahuyan. So, kung wala kang ganun, wala kang chance, palitan mo talaga siya ng buo. Yan kasi ang problema sa cordless guys. Ang mga gear kasi nila, halos lahat set buo. Wala kang mabilang pisa-pisa. Pero kung woodworking lang naman ang trabaho mo, tsaka aluminum lang naman, matagal masira yung gear ng cordless. Except pag nalaglag mo at napagsak mo yung machine, yung unit mo. Pero kung sa gamit-gamit lang, bihira. Lalo lang pag hindi mo ginamit pang ano, basta pang kahoy lang at saka pang ano, ang kahoy lang at saka pang aluminum, pang bakal. Pero pag ginamit mo ito kasi sa ano, sa concrete, medyo doon talaga siya bumibigay kasi matigas kasi ang concrete. Tapos hindi ka pa marunong gumamit, kaya talagang sisira talaga siya. Pero kung ako naman kasi guys, kung sa experience ko kasi, pag nagtupas kasi ako ng concrete, hindi kasi ako gumagamit ng hammer drill. Ginagamitan ko talaga siya ng ano, ng rotary. Meron kasi akong rotary kasi na tawag nito na cordless din. Kaya pag sa nagpulos ako ng wall, rotary talaga ginagamit ko. Sa akin kasi guys, pag ako kasi ang ano, gumagawa, pag hammer drill, kaya nga minsan hindi ako ganong gumagamit sa hammer drill kasi nga, ang hammer drill kasi ang purpose kasi nila, all around. Pag para sa simento, eh sa akin naman, medyo hindi talaga siya maasahan sa pagputas-putas sa semento kasi light duty lang kasi yung hammer drill. Kung kailangan mo talaga magputas sa semento, kailangan talaga meron kang rotary hammer. Kaya hindi ako ganong gumagamit sa hammer drill kasi nga unang-una sa lahat, medyo mataas ang presyo niya kasi sa drill. Tapos medyo mabigat siya kasi ang gear kasi ng hammer drill, medyo malaki siya ng konti kasi sa drill. Kaya madalas ginagamit kong unit, drill lang talaga at saka
rotary hammer, diba? Ibig sabihin magkahiwalay. Pag nagbutas ako ng semento, yun na yung ginagamit kong rotary hammer. Tapos pag nagbutas naman ako ng mga aluminum o kahoy, yun lang yung drill. O magtanggal ako ng mga tornilyo, yun yung gamit kong drill. Bira lang ako gumagamit ng hammer drill. Kasi yun na nga eh, medyo malaki kasi ang diferensya guys sa hammer drill at sa drill. Hindi mo naman kailangan ng malakas na torque pag kahoy lang. Kaya hindi mo na kailangan ng hammer drill kung kahoy lang ang puputasan. Mga plywood lang, hindi mo na kailangan ng hammer drill. Drill lang talagang kailangan mo. At least magaan, convenient masyado. Tsaka mas maliit siya ng konti. Kaya yun ang lagi kong nagawa. Minsan pag ano, hammer drill, pag talagang nasa wala ako sa shop, nandun ako sa labas. Tapos, kasi medyo ang kaiba lang kasi sa hammer drill kasi sa rotary, ang hammer drill kasi maiksik. Kaya pag lumabas ka, pwede mong isiksik lang sa bag kasi maliit. Samantalang yung rotary naman, wala namang rotary na maiksik. Halos talaga lahat ng rotary, medyo malaki, mahaba. Dudublihin ang laki ng hammer drill mo sa rotary. Kaya medyo sagabal. Kaya yun, nakagamit ko lang yung hammer drill pag sa labas ako. Pag sa shop lang, bihira lang. Pag nagtanggal naman ako ng mga ano, ng mga tinatawag na mga bolts, hindi naman ako gumagamit ng mayroon kasi akong impact drive. Pag impact drive yung lagi kong ginagamit. Mas convenient kasi pag sa mga bolt yung impact drive. Guys, ayan na, malinis na. Itakabit na natin yung armature at saka yung para maikabit na natin. Medyo mas mahaba pa nga guys yung paglinis na kasi sa pagkabit ng parts. Siyempre, kailangan natin linisin kasi masyado kasi madumi. Ayan, ganyan lang guys. Ganyan lang pagkabit ng armature. Salpak mo na siya ng maigi. Tapos, kailangan ilagay mo siya sa tamang position kasi may position ka siya. May tanda kasi yan guys eh, bawat kasi yung meron niya nakaguhit na parang pintel pin na nakaguhit. Pag nakita mo yung pintel pin na yan, ibig sabihin, dyan yan sa ibabaw. Kasi yung katapat niyan, yun yung may uka. May uka yan, kailangan nakashoot yung uka niya dun sa baba. Ganyan mo, pag hindi ka talaga marunong, nangisapan ka, mapupusit ka kasi na hindi siya nagsagara. Saka hindi siya swak. Ganyan lang siya guys. Ganyan mo. Parang gano'n lang siya kadali. Gano'n lang talaga kadali guys pag lagi mo ginagawa. Pero pag first time mo, kahit gano'n kasimple ng bagay, basta first time mo, medyo hirap ka talaga. Kasi unang subok mo pala. Yan. Sabi ko nga, mas mahaba pa nga yung time na maglinis siya sa magkabit. Kaya ang hirap gumawa ng mga rotary na mga machine. Kasi mas madumi yun. Matagal yung paglilinis. Ayan. Sara na natin guys. Ayun o. Tinan. Saklit lang diba? Ganda ng pagka, ano yan, pagkasara. Lapat na lapat. Kasi nakalagay talaga sa tama yung ano niya, yung yuk. Ayan guys, katalit na natin. Tapos yun lang naman yun. Saka ang ganda kasi ng higat na matibay talaga yung dito yung housing. Hindi siya basta-basta nababasag. Mayroon kasi yung mga bako kasi nga yung unit tulad ng mga brass sa yung mga brassless na yung nakaset, yung nakalagay sa bag na maraming brassless at saka may circular show. Yung mga unit na yan, napakahina ng ano niya, napakahina ng housing. Parang ordinaryo lang na ano na plastic ang ginamit kaya parang madaling masira. Itong plastic na ginamit ito guys, napakatibay. Dito basta-basta ng ano kahit malaglag man siya, hindi nababasag. Ayan guys, oh, yan yung sinasabi ko, yan ang 440 na carbon brush. Yan. Yan ang medyo kulay ginto. May isang klase pa yan guys. Ay hindi pala kulay ginto, kulay bronze pala. Mali yung sinabi ko. Ano ba naman yan? Yeah. Pala, kulay bronze pala siya. Yan yung
440, may isang klaseng carbon brush pa na iba ang kulay. Hindi ko lang maalala yung number. Madalas kasi sa pag Japan made, yun ang ginagamit, eh, kulay black. Pero pag mga China made, mga ganyan, parang kulay bronze. Parehas lang naman yan, guys. Parang kinulayan lang sa ibabaw. Pag kiniskis mo yan, itin pa rin ang kanya ang kalalabasan niya. Ayan. Ganun lang, guys. Tsaka tingnan mo rin yung takip, guys. Minsan kasi pag lumaki ng butas niya sa takip, kailangan mo rin palitan. Kasi pag malaki ang butas niyan, yan ang tendency na maingay siya. Tapos parang nag-spark. Kasi nagwiwigil na kasi yung nilalapatan ng bearing. Yan, dalawa lang naman ang tornilyo yan, guys. Pag nakabit mo yan, wala na, okay na. Yan. Yan, guys, titesting na natin, ha. Kung maganda ba talaga yung resulta. Iyon, no? Tingnan mo, guys. Ganda ng tunog. Tsaka iba talaga pag bago yung motor. Talagang astig yung dating. Lakas ng preno. Talagang ano, malakas siya. Babalihin yung kamay mo dito, guys, pag ano, so, sobrang lakas. So, tingnan mo. Kita mo naman yung chuck niya, guys. Chuck niya bakal talaga. Oh. Yung bakal talaga, napakatibay talaga nito. Yan. Dali, guys. Ganda din ang ilaw. Malakas din ang ilaw nito, eh. Pinalitan natin, guys, carbon brush lang, brush holder, armature, at saka yoke. Yun ang pinalitan natin. Kunti lang, guys. Saka, guys, salamat pala sa panonood ng aking vlog sa araw na ito. Yun. Sana hindi kayo magsawa kakapanood. Saka yung saka huwag yung kalimutan mag-like. Salamat, guys, sa panonood, guys. Tina mo, pinaandar ko na na hindi ko pa pala na nalagyan ng tornilyo. Hindi naman siya bumigay. Okay, guys, salamat sa panonood. Sa ulitin. Salamat.